Magandang umaga po. Praise the Lord. Salamat po sa mga magagandang awitin na atin pong inawit upang mabigyan ng kapurihan ang atin pong Panginoon. Tunay na ang Diyos ang siya pong kailangan lamang bigyan ng papuri at pagsamba sa lahat po ng mga mabubuting bagay na ginagawa po niya. At, sa mahaba ho na pagkakataon na tayo po ay literally nakakulong dahil tayo po ay naka-quarantine, pero napakabuti po ng Diyos sapagkat maraming mga bagay ang pinakita po niya sa atin at dami po niyang biyaya na pinagkaloob. Hindi po tayo nagkulang, kaya purihin po ang Panginoon sa Kanya pong masaganang habag at grasya sa buhay po ng bawat isa. Muli ho, magandang umaga sa bawat isa. At nawa ho ay manatili po kayo sa na naka-tune in at patuloy ho na manood ng gawain po ng Panginoon, makinig ng mensahe po ng Diyos. At tayo po ay umasa sa Panginoon na siya po ang pagbibigay ng biyaya at pagpapala sa umagang ito. Amen. At magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At tayo po ay sama-sama na muli tunghayan ang mga katotohanan ng salita po ng Panginoon. Kaunting tiis po sapagkat maaaring dalawang linggo na lamang ay baka po pwede na po tayong mag-fellowship physically. So, at patuloy po nating ipanalangin na tayo po ay magkaroon ng pagkakataon palagi na makapag-aral po ng salita po ng Diyos. So, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Romans chapter 12, verses 1 to 10. A very familiar verse sa atin, palagi po nating nababasa, naririnig na kinukote ng mga tagapagturo. I urge you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living, holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you might prove what the will of God is. That is, that which is good and acceptable and perfect. For through the grace given to me, I say to every man among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment as God has allotted to each measure of faith. For just as we have many members in the body, and all the members do not have the same function, so we, who are many, are one body in Christ, and individually members one of another. And since we have gifts that differ according to the grace given to us, let each exercise them accordingly. If prophecy, according to the proportion of his faith, if service, in his serving, or he who teaches, in his teaching, or he who exhorts, in his exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Let love be without hypocrisy, abhor what is evil, and cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love, give preference to one another in honor. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin na mangyari ang inyong kaalooban at maganap ang inyong layunin sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Palayin niyo po ang inyong salita na naibasa. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang daluyan po ng pagpapala at biyaya.
Patuloy, Panginoon, na kayo nga po ang siyang maitaas at abutin niyo po, Panginoon, ang mga kapatid po namin na nasa kanilang mga bahay na nanunood, Panginoon, at let the manifestation of your glory and your presence through the power of the Holy Spirit, Lord, shall flow upon each and every one of us, O God, kahit po yung mga kapatid po namin nandyan po sa kanilang mga bahay. Purihin kayo, kayo po ang siyang maitaas, maluwalhati sa inyo po lamang ang pinakamataas na galang papuri pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Diyos. Yung unang dalawang o unang labing isang chapter ng Book of Romans ay tumatalakay doon ho sa mga ginawang sakripisyo ng atin pong Panginoong Jesus. Yun pong mga paghihirap, yun pong mga bagay na give up ng atin pong Panginoon for the sake of the salvation na ma-acquired po natin sa pamagitan po ng ating pananampalataya. And kapag tinignan po natin yung Romans chapter 1 to chapter 11, yung mga sinakripisyo po ng Panginoon ay kailangan lamang na tumanggap po siya ng mga papuri, ng kapurihan. Usually, kapag tayo po ay nakakakita ng mga exceptional na mga gawa o yung mga extraordinary na kilos ng mga tao o mga actions ng tao, eh binibigyan ho natin ng papuri. Na nakakaroon ho tayo ng kagalakan na magpakita ng pagpupuri, ng pagsamba, o kaya ng yung belief po tayo. Humahanga ho tayo sa mga ganon, yung mga exceptional yung kanilang mga ginagawa. But if we look deeper to the sacrifices of our Lord Jesus Christ, makikita po natin na it is beyond compare. Hindi ho pwedeng ikumpara sa lahat o anumang klase ng sakripisyo at uri ng sakripisyo na pwedeng magawa o kaya nagawa na ng kahit na sinong tao. Wala hong papantay doon sa sakripisyo po ng atin pong Panginoong Jesus na ginawa po niya para sa ikabubuti, para upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang tumanggap ng kaligtasan ang sino mang sumampalataya, tanggapin yung kanyang ginawa. Kanya ho sa verse 12, kung pupunta ho tayo doon sa unang bahagi ng atin pong binasa, ang encouragement o kaya yun hong paghimok ni Apostle Paul, ang sabi niya, I urge you therefore, brethren, by the mercies of God, sabi niya, mayroon nung encouragement, mayroon nung sinasabi si Apostle Pablo na sana hinihimok niya yung mga tao, yung mga mananampalataya. Kasi sabi niya, brethren, so hinihimok niya yung mga mananampalataya. Hinihimok niya yung mga at sumasamba sa atin pong Panginoong Jesus. Sabi niya, therefore, by the mercies of God, present your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God. Parang sinasabi niya na with all the sacrifices of the Lord Jesus Christ, with all what Jesus done in the cross, ito ho yung tamang response po natin. We present our body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, by the mercies of God. Makikita po natin na still, even when we are willing to present our bodies as a living sacrifice, still that it is in or through the mercies of God. Ang ibig pong sabihin, our willingness to present our bodies as a living sacrifice ay hindi ho enough, kundi kailangan pa rin yung grasya ng Diyos
Kailangan pa rin yung biyaya ng Panginoon, and out of that grace and mercy of God, we present our bodies holy and acceptable to God, which is our spiritual service of worship. Napakaganda po ng introduction ni Apostle Paul. Because ang sabi niya, balikan muna natin yung Romans chapter 1 to 11. And then pagkatapos nating maunawaan, pagkatapos nating maintindihan, pagkatapos ho na mapagbulay-bulay ho natin, ganito dapat ang gawin natin. I-present natin yung ating sarili, yung ating katawan, yung ating buhay, holy and acceptable to the Lord. But sacrifice, to sacrifice needs sacrifice. Upang ikaw ay magsakripisyo, kailangan ng sakripisyo. Hirap po, ano? To sacrifice is to sacrifice. Ang magsakripisyo ay kailangang magsakripisyo. Hindi ka pwedeng magsakripisyo nang hindi ka nagsasakripisyo. Ibig sabihin, kapag gumawa ka ng isang bagay, kapag gumawa ka ng sakripisyo sa buhay, mayroon, on your part, mayroon kang sinasacrifice. So halimbawa, you sacrifice your time to somebody. Binigay mo yung oras mo sa isang tao. Then ibig sabihin, yung oras na yon na supposed to be para sa'yo, gagamitin mo sa kung ano ang gusto mong gawin, sinakripisyo mo yon. Ibinigay mo doon sa tao. That, ibig pong sabihin, to sacrifice is to sacrifice. Upang magkaroon ka ng sakripisyo, kailangan nagsasakripisyo ka. Mayroon kang mga bagay na dinideprive mo yung sarili mo. May mga bagay na tinatanggal mo sa sarili mo para sa ganon ay magawa mo yung sakripisyo na gusto mong gawin. Gigising ka ng maaga dahil mayroon kang gustong gawin, ibig sabihin, sinakripisyo mo yung ilan pang oras sana na itutulog mo pa upang makapagsakripisyo ka. Halimbawa, ikaw ay tutulong, ikaw ay gagawa. Pero ang sabi ho ng Panginoon, sabi niya, we cannot do this. Malinaw na sinasabi niya, hindi ho natin kayang gawin ito. Dahil ang sabi niya, by the mercies of God, sa biyaya, sa habag ng Panginoon, magagawa ho nating isasakripisyo ang ating buhay para sa Panginoon. Mayroon lang hong apat na pag-uusapan po natin. And anyway, ang ating pong pag-uusapan, a life crucified with Christ. Dahil ho, kung tayo ho ang mabubuhay sa atin pong sarili, kung ang iisipin po natin ay yung ating kapakanan, kung ang i-consider natin ay yung tayo, hindi ho tayo magsasakripisyo. Dahil ang iisipin ho natin, paano ako? Kailangan ko nga. Ito ito ang nagbibigay sa akin ng maayos na pakiramdam. Ito ang nagsasatisfy sa akin. If I will give up this one and make a sacrifice, then paano ako? Kanya nga ho dapat maunawaan ho natin yung buhay natin was crucified with Christ, that it is no longer I who live, but it is the Lord Jesus Christ who is in us who live. That's why we are able to make or offer our sacrifices. It is because it is no longer us, but it is Jesus Christ who lives in us. Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. Wala, hindi ho kaya ng tao na magsakripisyo para sa iba kung ang iisipin niya o kung ang i-consider niya ay yung kanyang sarili. Dahil ang tao, by nature, talagang selfish ang tao. Makasarili po ang tao. By nature, ang tao makasalanan. By nature, ang tao, ang iniisip niya yung kanyang sarili. By nature, ang tao, yung kanyang, yung I. It is me.
yung ego ng tao, yung pride ng tao. Kanya nga, kapag hindi ka crucified with Christ, if kung wala si Kristo sa buhay mo, kung hindi nagahari si Kristo sa buhay mo, malabo na ikaw ay makagawa ng isang umakapagsakripisyo. Pero napaganda po ng sinasabi ni Apostol Pablo, I have been crucified with Christ and it is no longer me who live, but Christ lives in me. Kanya, pwede kang makagawa o makapagsakripisyo. Unang bagay na titignan noon natin na kaya ho natin gawin kapag we are crucified with Christ is to give a sacrifice of praise. Sacrifice of praise to the Lord. Bihira ho ang taong nagpupuri sa Diyos. Sa panahon ho ng pagpapala, sa panahon ng biyaya, sa panahon ng kalakasan, ng kagalingan, lahat ng bagay, kakonti ang taong na-appreciate ang kabutihan ho ng Diyos. O nabibigyan ng papuri ang Diyos. Malamang palagi, ang tao kapag wala hong totoong Kristo sa kanyang buhay, kapag hindi siya crucified with Christ, palagi hong maririnig mo sa kanya ay nagko-complain. Walang satisfaction. Pero sabi niya diyan, through Him, then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that give thanks to His name, and do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifice God is pleased. Ang sabi ho niya, sacrifice of praise to God, the fruit of our lips. You know, ang isang bagay, kapag ikaw ay crucified daw sa Panginoon, kapag ikaw, kung hindi ikaw na ang nabubuhay sa iyong sarili at ang Panginoong Jesus na ang nabubuhay sa iyong sarili, mayroon kang pakayahan upang magpuri sa Diyos. Kanya nga ho, kapag yung mga tao, sasabihin mo, alikayo tayo, magpuri tayo sa Panginoon, magbigay tayo ng papuri sa Diyos, magbigay tayo ng pagsamba sa Panginoon. Ang mga tao, hindi ho nila naiintindihan yan. Hindi nila alam kung bakit nagpupuri tayo, bakit pumapalakpak tayo, bakit tayo masaya, bakit tala natin na ginoglorify ang Panginoon, hindi ho nila alam yan. And once in our life, ganyan din ho tayo. Hindi ho tayo marunong magpuri. Hindi ho tayo marunong sumamba sa Panginoon. Pero dahil we are crucified with Christ, it is no longer us who live. Hindi na ho yung ating sarili, kundi ang Panginoong Jesus na nakapako at nakalagay ho sa atin, living in us. Yan ho ang resulta. We can give a sacrifice of praise. We are praising the Lord. Kasi ho, kung hindi, kung iisipin lang ang ating sarili, paano ka magpupuri? Paano mo sasabihin mabuti ang Diyos? Paano mo sasabihin tinataas natin ang pangalan ng ating pong Panginoon? Eh ganito nga ang sitwasyon, hindi mo magawa yung gusto mong gawin, maraming mga bagay na hindi mo na normal na nagagawa, ang daming bawal, hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari, and then sasabihin mo, purihin natin ang Diyos. Hindi siya normal. Parang awkward, hindi 'yon ang common na response ng tao. But we Christians, tayo pong mga mananampalataya, tayong nakakaunawa ng salita po ng Panginoon, tayo na nakakaintindi ng mga bagay ng Diyos, tayo na hindi na ang ating sarili ang nabubuhay, kundi ang ating Panginoong Jesus, mayroon ho tayong sakripisyo na magpuri. Mayroon ho tayong pagalakan sa atin pong pagsasakripisyo sa pagpupuri sa Diyos. Sapagkat hindi na ho tayo ang nabubuhay sa atin pong sarili. We offer a sacrifice of praise. Bakit sabi niya, for with such sacrifices, God
is pleased. When we are praising God, when we are clapping our hands, when we are worshiping the Lord, when we are singing songs to God, we are praising Him with joyful songs, yan ho daw yung sakripisyo na nakapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Yan daw yung sakripisyo na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Yan ho daw yung sakripisyo na nagbibigay ng galang sa Panginoon. So, paano ho tayo makakapag-offer ng sacrifice of praise kapag mayroon ho si Kristo sa buhay ho natin? Because remember, mga magulang, mga kapatid, we present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God by the mercies of God. Hindi ng ating sarili, hindi ng ating willingness, kundi sa biyaya pa rin ng Panginoon kung bakit tayo po ay nakakapagsakripisyo. Sabi ho niya sa Romans chapter 11, verse 33 to 36, He who has known the mind of the Lord, or who became His counselor. Ito ho yung way ni Paul on exalting the Lord. Sabi ho natin, pag binasa ho natin yung Romans chapter 1 verse 11, yun hong exemptional sacrifices ng atin pong Panginoong Jesus. Kanya ho, pagdating ng Romans 11, yung mga huling bahagi ho, ini-exhort po ni Apostle Paul ang atin pong Panginoong Jesus o ang Panginoong Diyos. O the deep of the riches, both of the wisdom, sabi niya, and the knowledge of God. How unsearchable are His judgment and unfathomable, sabi niya, for who has known the mind of the Lord, or who became His counselor, who has first given to Him that it might be paid back to Him again. Tapos sabi niya, for from Him and through Him and to Him and all things are all things to Him be the glory forever. Amen. It's a word of praising the Lord. It's the word of praising God, exalting the Lord Jesus. Yung ina-exalt po natin ng Panginoon, yung pinupuri natin ang Diyos. When we offer sacrifices of praise, hindi lang ho yung kakanta po tayo, but when we are exalting the goodness of God, when we are exalting the mercies of God, when we are exalting God, mentioning all good things about the Lord, ay yun ho yung mga praises na ginagawa ho natin. Yun ho yung mga sacrifices of praises na ini-exalt natin. Pag sinasabi ho natin, salamat sa pagpapala mo, Panginoon. Pag sinasabi ho natin, salamat o Diyos sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan, sa inyong mga pangako, sa inyong mga salita. Dakilain kayo, Panginoon. Those are words of praise to God. At yun ho ay kailangan. Yun ho ay dapat lamang sa atin pong Panginoon. At only those people who have the Lord Jesus Christ and crucified with Christ are able to acknowledge the goodness of God and honor God in their life. Pero yung mga iba, palagi ho complain ang makikita. Kanya nga ho yung mga iba, nakatanggap na ng pagpapala, ang sasabihin, ayalabat, dapat. Sardinas lamang, dapat kumun, kundifmat. Hindi ho marunong magpasalamat. Yung iba, pag nakatanggap ng biyaya, sasabihin nila, sayang, dapat ganito sana. Katulad doon ng kwento na nananalangin, sabi niya, Panginoon, nananalangin, nakaluhod sa simbahan, tapos nananalangin siya, Panginoon, bigyan niyo po ako nawa ng pera. 500 Lord, kasi wala akong pagkain. Mayroon dumating ali, may dumating na mama o ali yon, tapos narinig niya yung prayer, binigyan siya ng 500. Sabi nung lalaki, sabi niya, sayang, dapat hindi 500 ang sinabi ko, dapat 1,000 pesos. Tignan niyo, tinugon na ng Diyos yung kanyang panalangin, pero hindi pa marunong magpasalamat.
Mambabawi niya, umansupikasi ito, dapat kumunon niya. Ganyan ho ang nature ng tao. Ganyan ho tayo. Pero dahil ho sa biyaya ng Panginoon, dahil ho sa grasya ng Diyos, it is because it is no longer I who live, but it is the Lord Jesus Christ who lives in us, then we were able and we are capable of offering sacrifices of praise. We are praising the Lord. Another thing, sabi niya, sacrifice of your life. Ito ho, pinakamahirap. When you praise, you can praise. Siguro mas okay pang magpuri sa Panginoon. But you sacrifice your life is another thing, is another issue. Sabi niya, Romans 1:12, sabi niya, ito yung sinasabi natin, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. Your bodies, present your life. Buhay. Pag sinabi hong life, buhay ang i-represent sa Panginoon, mapapansin ho natin na ang ibig pong sabihin, it's all of ourselves. It's all of yourself. It is you. Yung kabuuan ng pagkatao mo, yung personality mo. At ang ibig pong sabihin, when you offer your life to God and you offer yourselves all, ibig sabihin, your time, your ambitions, your possessions, as if everything, your relationship, your family, your education, your career, your ambition, your future, lahat-lahat ino-offer mo sa Panginoon. Hindi ho siya limited. Hindi mo pinipili. Hindi yung, ito yung i-offer ko sa Panginoon, ito hindi. Ito yung ibibigay ko sa Panginoon, ito hindi. But ang sabi ho, the concept of offering your life to the Lord is you offer yourself your all of your lives. Or all of your lives. Yung kabuuan ng buhay mo. Because the Lord Jesus Christ, when he offers his life, he offers everything. He offers everything. Pati yung kanyang pagka-Diyos. Pati yung kanyang pagka-Diyos, pati yung kanyang yung mga bagay na tinatamasa niya sa langit, because he is God who is in heaven, inoffer niya, binigay niya yun. And he offer, hindi ho part lang na, sige, maipako lang ako sa cross, pero dapat, pagkatapos niyan, hindi ako mamamatay. No. Namatay siya. And yung pag-offer niya ng kanyang buhay, kasama ho lahat, yung mapahiya, yung libakin, yung insultuhin siya, yung lahat-lahat ho, inoffer niya po yun. Wala na ho siyang tinira. Kaya nga ho, pag binasa po natin yung Filipos, chapter 2, verse 6, 7, and 8, makikita ho natin doon na he offered everything to the point na tinanggal niya, hinupad niya yung kanyang pagka-Diyos upang sa ganun mai-offer niya yung kanyang sarili. Offering ourselves or our life, offering everything to us, our mind, our emotions, our attitude, and everything. Lahat ho. Sabi pa ni Paul, sabi niya, even when you drink, when you eat, be sure that you are praising or you are glorifying God. Pati sa pagkain, pati sa pag-iisip, pati sa lahat, we offer our life. And ito ang mahirap. At ito dapat ang katotohanan. Yung concept ho ng sakripisyo pagdating sa Old Testament, kamatayan. Kapag nag-offer ka, nag-sacrifice ka ng isang hayop, when you offer a lamb, o anumang klaseng may buhay na i-offer mo, kailangan patayin yung offering. Sacrifice of offering. O offering ay pinapatay. Kapag sinabing sacrifice, pinapatay yung sinasacrifice, yung ino-offer. And when you sacrifice your life, ang ibig sabihin, dapat mamatay ka. Pero hindi ka dapat mamatay physically.
Kundi ang ibig sabihin, mamatay yung sarili mo. Mamatay yung sarili mo. Ang ibig sabihin, hindi mo na iisipin yung ikaw, kundi ang iisipin mo ay si Kristo na nasa sayo. Kanya nga, pwede kang makapag-sacrifice. Eh. Kanya, kapag iniisip mo yung sarili mo, halimbawa, kung iisipin mo na mapapahiya ka, magpupuri ka sa Diyos. Kaya nga minsan kapag nagpupuri sa Diyos, kung maraming mga tao na kapaligid sa iyo na hindi Kristiyano, at ikaw ay nagpupuri, nahihiya ka, baka pagtawanan ka. Kababaing no, mga nsunak diay, insan mantipa ka, kampiyano na nang dak, ibagada. Walay deral na ulok. Because you are thinking of yourself. When you offer your life to God, then hindi mo na iisipin yung sarili mo. Ang iisipin mo, inoffer mo na sa Panginoon yung buhay mo, ikaw ay magpupuri sa Diyos. Yan ang ibig sabihin. Pero if you keep on thinking yourself, if you keep on considering yourself, mapapahiya ako, kawawa ako, ganito ang mangyayari sa akin, ano kaya ang pwedeng sabihin nila sa akin, then ibig sabihin, hindi mo pa inooffer ang buhay mo sa Panginoon, hindi ka pa namamatay sa iyong sarili dahil iniisip mo pa na ikaw ay mapapahiya o ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan. Pero kapag inoffer mo ang sarili mo sa Panginoon, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, ibig sabihin, inooffer mo ito, Panginoon, para sa iyo, gamitin mo para sa iyong kapurihan, hindi mo na iisipin na baka mapahiya ka. Sa paglilingkod sa Panginoon, ganun ho, mga magulang, mga kapatid. We offer our life to God. When we offer our life to the Lord, we offer everything to us. Hindi ho part lang, kundi yung lahat ng mga bagay sa atin ay pinagkakatiwala po natin sa Diyos. Alam niyo ho, kapag natutuhan ho nating i-offer ang ating sarili sa Panginoon, nababawasan ho tayo ng burden. Na gumagaan ho yung ating mga iniisip. Gumagaan yung ating pag-iisip doon sa mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay ho natin. When we are praying for our future, we are praying for somebody. When we are praying for ano ang pwede nating marating sa buhay, at ang gagawin ho natin ay maging tapat, maglingkod sa Panginoon, gawin kung ano yung kailangan gawin sa Diyos, then magpakasipag ka, mag-aral ka, gawin mo yung kailangan mong gawin, tanggalin mo yung burden sa sarili mo, ibigay mo sa Panginoon, you offer your life to God. Yung Panginoon, ikaw ang bahala. Of course, you are praying. You are doing your part. Mag-aral kang maigi, maging mabuti kang Kristiyano, maging tapat kang mananampalataya, hayaan mong Panginoon ang kumilos. Hindi yung palagi mong iisipin, paano kaya bukas, paano kaya sa susunod na panahon, paano ako makakatapos, paano ako magkakaroon ng ganito, paano ko magagawin to, gusto kong magkaroon ng ganyan, at iniisip mo yung mga bagay na yon, mabigat na mabigat sa buhay. Ang daming mga kinatatakutan. But when you offer to the Lord, you submit yourself to God and allow Him to work in your life, ang gawin mo lang maging tapat ka sa Diyos. Lingkod ka sa Panginoon and sacrifice your life to the Lord. Sapagkat yan daw ang nakakapag, sabi niya diyan, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Sacrifice of praise, sacrifice your life. You release the burden in you. Give it to the Lord. Kasi kung ang ibig sabihin, kung inoffer mo na ang sarili mo sa Panginoon, ang buhay mo sa Diyos, then Lord, bahala ka kung ano ang gusto mong gawin sa akin. Bahala ka, Panginoon, sa lahat. Sa kinabukasan ko, sa mga pangarap ko sa buhay, Lord, ikaw na ang bahala. Siyempre, alam po natin, God is good. And good all the time. At marami yung mga pangako ang Panginoon. Sabi ho ng Panginoon, I have a plan for you. Sabi ho ng John chapter 10, verse 10b, I have come that you may have life. Life that is full and abundant. Kung maiisip ho natin yan, then Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko, i-offer ko sa iyo.
I will just be faithful, Lord God. Magawin ko kung ano yung tama. By your grace and mercy, Lord, bahala ka na sa buhay ko. Ikaw nang magpala sa akin. Ikaw nang bahala kung ano ang kinabukasan ko. Nare-release, nare-relieve po tayo sa mga burden sa buhay kapag pinagkakatiwala po natin o sinasakripisyo po natin yung buhay po natin sa Panginoon. Then another thing, sacrifice of generous giving. Doing good and sharing. Alam nyo, itong panahon na ito, dito mo makikita yung mga tao na generous. Yung marunong hong mag-share. Dito mo rin makikita yung mga tao na gahaman. So dito sa sitwasyon ho natin ngayon, sa COVID-19, quarantine po tayo, may positive side sapagkat dito makikita mo yung mga taong mapagbigay. Yung mga taong iniisip niya na makatulong sa kanyang kapwa. Yung mga taong marunong mag-share ng kanilang biyaya. But on the negative side, dito mo rin makikilala yung mga taong makasarili. Dito mo rin makikilala yung mga taong akala mo may malasakit sa'yo, pero yun pala, ang mangyayari, dahil sa kagustuhan na makakuha siya, bahala ka sa buhay mo. Pero dito sabi niya, sacrifice of generous giving. Ang sabi ko dyan, doing good and sharing. Paano ka magbibigay kung hindi ka naman, paano ka magiging generous kung hindi ka naman nagsishare? For God with such sacrifice is God is pleased. Yun daw ho ang nakakapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Minsan ho, kahit yung purpose ng pagbibigay ay magbibigay ka para lang ikaw ay magpasikat, kaya ka ikaw ay nagbigay, but still you give. Nagbigay ka pa rin. But yung sacrifice of giving, ang sabi ho dyan, sabi ho, generosity means you think of others or thinking others. So kapag sacrifice of giving, ang ibig pong sabihin yan, iniisip mo yung iba. Iniisip mo paano yung iba. Iniisip mo na kumusta kaya sila? Mayroon kaya silang nakakain? Yun ho yung sinasabi na sacrifice of generous giving. Hindi lang siya giving, pero generous. But when you think of others, na minsan kahit hindi naman talaga maraming-marami, pero at least mayroon kang kakayahan o mayroon ka pa namang resources and you think of others, that is generosity. Pero ngayon, di ho ba, makikita ho natin, complain ho lahat. May hindi nakatanggap, may nakatanggap, may dalawang beses nang nakatanggap, mayroong hindi pa tumatanggap. Mayroong pinasapasa na yung pagtanggap. But yan ho ang reality ng buhay na hindi ho talaga si Kristo ang naghahari. Kasi nga, sabi nga po natin, we can only do all the sacrifices because Jesus Christ lives in us. It is no longer us or I who lives, but it is the Lord Jesus Christ. I was crucified with Christ. Eh, ganun naman talaga. Hindi naman ho tayo talaga by nature, hindi naman ho talaga tayo mapagbigay. Pero nagiging mapagbigay lang po tayo dahil nga hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay po sa atin. Si Kristo ang nabubuhay na sa atin. Kaya po, yung sacrifice of giving o generous giving, marami hong turo ang atin pong Panginoon dyan. Panginoong Jesus, sabi niya, love your enemies. Ang sabi niya, pakainin nyo yung mga nagugutom, painumin nyo yung mga
nauuhaw. No? Mahalin niyo yung inyong kaaway. Tapos sabi niya, kung ano ang ginawa ninyo sa mga kapatid na maliliit na ito, ginawa niyo sa akin. So yung lahat ng mga yon, ang implikasyon at diwa ng ibig sabihin po ng atin pong Panginoon ay maging generous po tayo sa pagbibigay. Actually, purihin po ang Diyos. Sapagkat sa loob ho ng mahigit ng magdadalawang buwan na, pero purihin ang Panginoon sa puso at buhay ng mga kapatid na nagpapadala ng kanilang mga tithes and offering, as well as love gifts na binibigay po nila. So, mapapansin ho natin na ang Diyos nagpapala doon sa mga tao na alam nilang ibalik yung pagpapala po sa Panginoon. Nagpapala doon sa mga tao na they are thinking, they think of others, na hindi ho nagiging makasarili. So, purihin po ang Panginoon. For the past almost 2 months, the Lord meet the needs of the church. Minit po ng Panginoon yung pangangailangan ng iglesia. And that is an example of sacrifice of generous giving. Kasi minsan, bakit ako magbibigay? Hindi naman ako pumupunta sa church. So ang ibig sabihin, yung pagbibigay, pagpupunta ka lang sa church. Wala namang fellowship, wala namang nangyayaring gatherings. So hindi ako pwedeng, paano ako kaya magbibigay? But when you think of having a generous heart, kung mayroon kang generosity sa buha, sa puso, makikita mo, iisipin mo, kung paano kaya, ano kaya pwedeng, paano ang operation, paano ang mga gastusin, paano ang mga pangangailangan ng iglesia. But praise the Lord. The Lord is indeed a great provider at gumagamit po siya ng mga tao, ng mga mananampalataya. Salamat po sa Panginoon sa generosity ng mga kapatid. Higit po sa, lalo po sa mga pagbibigay ng mga relief. Halos po ang church, ang iglesia po natin ay 3 beses po na namigay ng relief goods sa mga kapatiran. Courtesy po ng mga kapatid po natin na pinagpala po ng Diyos. At yan po ay isang dakilang pagpapala, isang biyaya po. It is an illustration, it is a manifestation of sacrifice, having a sacrifice of generous giving. Purihin po ang Panginoon. At yan po ang ibig sabihin. Ano ang sabi po dyan? Balikan po natin yung verse, sabi niya, such sacrifice, God is pleased. Doing good and sharing. For with such sacrifices, God is pleased. Nagagalak, natutuwa ang Panginoon. Panghuli ho, sabi niya, yung sacrifice of love. In Romans 12:9-11, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Devoted to one another in brotherly love. The sacrifice of love. Yung sacrifice po ng pag-ibig. Sa passage po na yan, sinabi niya, o kung babalikan po natin yung Hebrews chapter 13 verse 16, ang sabi niya po doon, doing good and sharing. Doing good and sharing is part po ng ating pagmamahal at pag-ibig. Doing good means giving up the things that are not good. Sapagkat dapat tanggalin mo yung mga bagay na hindi mabuti. At ang gagawin mo ay yung mga mabubuting bagay. Doing good means giving up that are good things, that are not good. Sabi po niya. And give up
the bad stuff in your life. Sabi po niya, sacrificial love or sacrifice of love involves allowing God to transform us. Because hindi ho magiging sincere yung atin pong pag-ibig kung hindi ho tayo itra-transform ng Panginoon. Kanya nga ang sabi niya, love be without hypocrisy. Yung walang pagkukunwari. Yung walang pagkukunwari. Ang problema ho sa tao, dito po sa kasalukuyan, buhay po natin dito sa lupa, marami hong tao na superficial yung kanilang pakikipagharap sa kanilang kapwa. Yung takot ipakita yung kanyang totoong pagkatao. Kaya nga ho, kapag humarap sa tao, iba yung kanyang mukha na pinapakita. Yung tao na kausap din niya o kaharap niya, iba rin yung mukhang pinapakita. Kaya hindi talaga tuloy nagkikita yung totoong pagkatao ng dalawang tao. Pero dito kapag sinabing sacrifice of love, tanggalin mo yung face mask mo. Minsan, ngayon kapag ka pumunta ka sa bayan at nakamask ka, tapos kung ano pa mga gadget mo, hindi ka makikilala. Kala nila kung sino ka. Kaya minsan kailangan mong tanggalin para makilala ka nila. Ganyan ang eksaktong kalalagayan ng mga tao. Minsan, yung pagharap nila sa tao, hindi ganun talaga ang kanilang pagkatao. Nagkakaroon sila ng mask. Kaya nga, pag pumunta ka ngayon sa bahay, kasi yan ang magiging new normal. Asahan natin, pagkatapos ng quarantine, kahit mawala na yung general quarantine, mawala na yung ECQ, palagi na ho na ang tao mayroong nakamask. Kaya siguradong pagdating ng mga ilang buwan, pagkatapos nito, baka pagdating ng mga June, July, August, September, October, November, hanggang sa susunod na taon, 2021, baka mayroong mga maglalabas ang mga design ng mask. Asahan ho natin yan. So para na tayong mga ninja. So, hindi mo na makikilala kung sino yung nakasalubong mo. So tanggalin. Pero sinasabi ho, the sacrifice of love, tinatanggal ho natin yung ating maskara. Pinapakita ho natin yung totoong tayo. At kung yung totoong tayo ang makikita, hindi ho ganun yung ating pong sakripisyo sa pag-ibig. Pero kung yung ang makikita ay yung ating Panginoon na nananahan sa atin, yun ho yung totoo na maipapakita po natin. Yun ho yung kailangang makita po sa atin. Yung pananahan ng atin pong Panginoong Yesus sa buhay po natin. Yun pong pag-ibig na nanggagaling sa Panginoong Yesus. Yun pong pag-ibig na mayroon pong sinseridad. Sincerity, sabi niya, is a Greek word means literally without play of acting or without mask. When you are sincere in your love, sabi niya, without playing, acting, hindi ka nagkukunwari, sabi niya, it is literal, sabi niya, without a mask. Yun daw ho ang ibig sabihin sa Greek word ng salitang sincere. Kaya pag sinabi niyang love must be sincere, dapat walang maskara. It is a literal, yung totoo. Without play or hindi siya drama. Hindi lang siya drama yung pag-ibig na yun na ginagawa. At yung mga bagay na yan ay magawa natin by the mercies of God. To show our sacrifice of love, ayun ho yung isa yung being hospitable, being forgiving, yung you live at peace sa kapwa mo tao. O pagdating ng quarantine, ang dami hong positive side ng nangyayari po sa atin, pero ang dami rin hong negative side na nangyayari. Kasi, yung iba,
Nagkaroon na ng kaaway dahil nga sa hindi tumanggap. Kaya nga ako ngayon, pag nagbasa ka sa Facebook, binasa mo yung mga comment, wala kang makikitang nagpapasalamat, kundi ang makikita mo, puro nagko-complain. Walang natanggap, kawawa ang mga, bahala kayo kung sino ang mga kawawa. Palaging binabash, palaging kung ano-anong mga pinagsasabi. Kaya sigurado, pagkatapos nito, maraming mga may kaaway. Dahil nga dyan, dahil dyan. But ang pinag-uusapan natin, mga magulang, mga kapatid, a life that is crucified with Christ is able to make some sacrifices, sacrifice of praise, sacrifice of giving, sacrifice of love, sacrifice of generous giving, at yung paggawa na ang nakikita ay ang atin pong Panginoong Yesus. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sa biyaya po ng salita po ng Panginoon, nawa ho ang atin pong mga buhay ay katulad doon ang sinasabi ni Pablo. It is no longer I have been crucified with Christ, sabi niya, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Sabi niyang ganun. Para sa ganun, itong mga sakripisyong ito ay magawa ho natin sa atin pong buhay. Sacrifice of praise. Sacrifice of generous giving. Sacrifice of love. Ay magawa po natin at mamuhay po tayo. We can live at peace with the Lord at sa mga iba pang mga tao, mga iba pang mananampalataya. Apurihin po ang Panginoon. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay po ng bawat isa, sa patuloy po ninyo na panunood. Hindi ko alam kung nanunood kayo o kaya pinapanood nyo na lang yung replay kasi tulog pa kayo. Pero purihin po ang Panginoon, at least nanunood pa rin kayo. So, hindi namin alam kung nakikipalakpak kayo kapag nagpupuri kami sa Panginoon o kaya pinapanood nyo lang kami. Tapos umiinom kayo ng kape o nag-aalmusal kayo. Pero purihin po ang Diyos. Nawa ho ay sama-sama ho tayo palaging nagpupuri. Dalangin po namin, mayroon pa hong isang linggo. At nawa ho pagkatapos ng isang linggo ay magkaroon na tayo ng physical fellowship at makapagpuri po tayo sa Panginoon. Hope and pray na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, kayo po ay pinagpala, kayo po ay malakas, at pag nagkita-kita po tayo, sigurado na ang piano ting mata bakila. So, pero salamat sa Panginoon, at nawa na-enjoy po natin ang panunood po natin ng virtual fellowship, live streaming. At purihin pong Panginoon sa ganitong pagkakataon, kahit papano ay naabot po kayo ng pagpapala po ng Panginoon. So, sa umagang ito, gusto ko sana na magkaroon tayo ng communion, pero hindi ko alam kung paano. Baka nagko-communion kami dito, pero kayo ay soft drinks ang iniinom nyo. kaya siguro ay gawin na lang natin kapag ka yung physical fellowship na po natin. So, at purihin po ang Panginoon. Dakilain po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. At tayo po ay patuloy na magpanalanginan. Tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon upang sa ganon tayo po ay patuloy po na biyayaan po ng Diyos. So tayo po ay tumayong lahat. Tumayo din po kayo dyan pag nananalangin po tayo. Tapos pag sinabi hong pumikit din po kayo. Ba, yun talagang parang nasa church kayo. Okay, baka nanonood kayo ng sermon, nanonood kayo ng service, nakahiga pa kayo. Tapos manuwa po huwag kini. Siguro dapat nasa tala kayo, tapos kasama nyo yung pamilya, nanonood kayo. Yun ang pinakamaganda, para rin po kayong sumamba sa church. So tayo po yung manalangin, purihin po ang Panginoon sa atin pong fellowship, sa purihin po ang Panginoon sa kagalakan na binibigay po niya sa buhay po natin at biyaya po niya.
Dakilain po natin ang Diyos. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Ang mga sakripisyo po ninyo sa buhay namin, ang mga ginawa po ninyo at mga ginagawa po ninyo ay tunay, Panginoon, na isang pagpapakita ng inyong dakilang pag-ibig, dakilang biyaya, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Yung pagtugon, Panginoon, sa pangangailangan po namin sa loob ng halos 2 buwan, o Diyos, na kami ay naka-quarantine, purihin kayo, Panginoon, dakilain kayo, o Diyos. Yung kagalakan, Panginoon, sa amin pong mga puso, Panginoon, yung kapayapaan na binibigay po ninyo sa amin, sa kabila ho ng mga balita na nakakabahala, sa mga balita, Panginoon, na nagdadala ng takot sa atin pong mga puso, subalit naroon ho ang pagpapanatag ng Diyos. Naroon ho ang kapayapaang binibigay po ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Panginoon, salamat po sapagkat tunay, o Diyos, ramdam po namin ang inyong pag-iingat. Ramdam po namin ang inyong proteksyon, Panginoon. Ramdam po namin, o Diyos, ang katugunan at katuparan ng inyong mga pangako. Lord, tulungan niyo po kami na dito po sa mga sakripisyo, sa 4 na sakripisyo na pinag-aralan po namin, ay magawa po namin, o Diyos, bilang mga tao ninyo at bilang mga lingkod po ninyo. Manahan patuloy, Panginoon, ang aming Panginoong Yesus sa amin pong mga buhay. That we could love sincerely, O God. We could give God generously. We can give a song of praise, O God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri namin kayo at dinadakila. Pagpalain niyo po mga kapatid po namin na nandyan po sa kanilang mga bahay, Panginoon. Abutin niyo po sila, aming Ama. Kahabagan niyo po sila, O Diyos. Patuloy, Panginoon, kayo po ang siyang maghari sa kanilang mga buhay. Patuloy, Panginoon, kayo, O Diyos, ang magparamdam ng inyong dakilang pag-ibig, dakilang presensya, Panginoon. At Lord God, kayo po ang magdala patuloy ng pag-asa, Panginoon, at pananagumpay sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Kabagan niyo po kami, Panginoon, at patuloy po na kayo ang siyang maitaas at madakila. Salamat, Panginoon, salamat. Niluluwalhati po namin kayo at pinupuri. Dalangin po namin patuloy, O Diyos, na kayo po, aming Ama, ang siyang patuloy po magpala sa amin pong bansa. Magpagaling, Panginoon, sa amin pong bansa. Pagalingin, Panginoon, ang mga mayroong sakit karamdaman. At salamat, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nagdiriwang, Panginoon, ng kanilang kaarawan. Panginoon, abutin niyo po sila sa araw na ito. At patuloy, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Biyayaan, panatilihing malakas ang kanilang katawan, Panginoon. At ma-enjoy, Panginoon, ang buhay na galing po sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, O Diyos, ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga naisin sa buhay. Ang buong pamilya, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Patuloy niyo pong ingatan at pagpalain. Kayo po, O Diyos, ang siyang maitaas, maluwalhati, magpakailanman. Sa inyo po, Panginoon, ang pinakamataas na galang papuri, pagsamba. Pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. God bless po. Magandang umaga sa bawat isa.